Hi mga guys, share ko lang yung away namin ng alaga ko kanina. Kasi kaninang umaga, mga 10 siguro yun. Tapos galing ako dito sa taas, tapos napagawa siya ng pagkain. Tapos sabi ko wait lang kasi tanungin ko muna yung tatay mo kasi lumabas, baka bibili ng pagkain. Kasi minsan bumibili siya ng pagkain. Tapos, nagalit siya. Sabi niya, gawan mo na ako. Bilisan mo na. Saan ganun siya? Di parang nainis ako. Kasi sabi ko, saglit lang. Kasi nga, tatawagan ko muna yung tatay mo. Buo ayaw niya makinig. Pumunta siya kusina. Lahat-lahat pinagkakalat. Kinuha yung lagay ng kape ng nanay niya, ibagsak niya sana. Sabi ko, sige, ibagsak mo yan sa nanay mo naman yan. Sabi ko ganun. Tapos sabi nagalit siya. Lahat, pinagkakalat niya talaga. Sabi ko, sige, isend ko sa tatay mo kung ano yung ginawa mo. Sabi niya, isend, wala akong pakialam. Basta gawan mo ako ng pagkain. Ngayon na. Designis ko, hindi ko siya ginawan. Pero, di umalis na siya. Umunta sa living room. Nagsalita pa naman ng masama. Di doon ako nagalit. Kasi sabi ko, sige, isi-send ko talaga to sa tatay mo. Sabi ko ganun. Tapos, ginsend ko, gimessage ko yung tatay. Tapos, pagdating pa ng tatay, parang pinapalabas pa na ikaw pa yung mali. Ganun. Sabi niya sa akin, ano nangyari? Sabi niya ganun. Sabi ko ganito, kasi minsan naman sabi ko, naisip ko, sinabihan ko siya na saglit lang, tatawagan ko yung tatay mo, baka dadala ng pagkain kasi minsan bumibili sa labas ng pagkain. Tapos sinabihan niya ako ng masama, sabi ko ganun. Tapos tanungin niya yung anak niya kung nagsabi. Ayaw aminin ng bata, tapos pinalabas niya na parang ako pa yung sinungaling, parang ganun. Tapos sinabihan pa niya ako na pagalitan ka pa sa harapan, paano sumunod yung mga anak nila sa'yo kung pinapakita din nila na ipapagalitan ka sa harapan nila? Diba parang hindi na sila natatakot dahil nakikita nila na kinakampihan din sila ng tatay. Tapos, di nag-ano na kami, nag-ganon-ganon, nagtalunan na kami, nag-ano na kami na ano. Sa inis ko, umiyak talaga ako sa sama ng loob na parang ang gusto mo lang naman na maano naman yung mga bata na sawayin kung ano yung ginagawa. Ikaw pa sabihan na baliw ka, nakatulong. Ganyan, 'di ba ang sakit? Di sa inis ko, sinabi ko sa tatay, tinex ko ganyan. Pagdating pa ganun pa ang sasabihin na wala daw sinabi yung anak niya, ganyan. Tapos parang ikaw pa yung sinungaling. Di umalis ako, lumabas ako, makita ko dito sa task force namin, umiyak ako. Tapos sabi ko, uuwi na lang kaya ako. Di, iniisip ko muna yun bago ko nag-text sa kanya. Pinag-iisipan ko, bahala na, sabi kong ganun. Tapos yun, dalawang beses na ako pinatawag sa kasama ko kasi bisan ko daw yung alaga ko. Ayaw niya yung kasama ko magbihis, gusto niya ako. Then, bumaba ako, tinext ko na siya. Bahala na kung ano mangyari, sabi kong ganun. Tapos, sinabi ko na, pwede ba akong umuwi sa Pilipinas? Tapos di pagbaba ko, hindi niya pa yun nabasa. Tapos nung nabasa niya, nandun ako sa kwarto ng alaga ko. Pinunta niya ako dun. Sabi niya, ano yung pasa mo sa akin? Sabi niya ganun, ano yung message mo? Sabi ko, oo, totoo yun. Sabi kong ganun, makauwi ba ako? Sabi kong ganun sa kanya. Bakit ka nagagalit? Sabi niya, emotional ka dahil dun. Sabi ko, siyempre, ang sakit yun. Sabi kong ganun, sabihan ka na ganun. Tapos parang wala pa may naniniwala sa'yo na sinabihan ka ng ganyan. Tapos sabi niya, anong gagawin mo doon sa Pilipinas kung uuwi ka? Wala ka namang gagawin doon. Pag-isipan mo muna ng maraming beses bako mo uwi. Hindi, sabi ko, gusto kong umuwi. Sabi kong ganun. Tapos ilang beses na ulit-ulitin na anong gagawin mo doon? Sabi niya ganun, pag-isipan mo muna. Sabi niya ganun sa akin. Basta uuwi ako, sabi kong ganun. Kahit wala akong ganito, wala akong pera na umuwi, uuwi ako, sabi kong ganun sa kanya.
Tapos sabi niya, hindi, pag-isipan mo nang mabuti. Tapos tumalikod na siya. De, ang tagal ko pa, nandun muna ako sa kwarto ng alaga ko, hindi muna ako malis. Tapos, ano, nung nag-ano na naman ako, umakit ako dito sa taas, hindi ako umiimik sa kanya, sa inis ko. Tapos, pagising sang babae, mga alas dos na siguro yun, yung tinawag ako ng babae, may pinapakwa sa akin. Parang wala lang nangyari. Tapos, bumaba ako. Dinutusan ako ng babae na, yung amo kong babae, inutus-utusan niya na ako. Di sinusunod ko naman. Tapos, nung dito pa ako sa taas, pinaakyat na yung alaga kong maliit kasi yun ang alaga ko, ayaw akong pauwiin, umiiyak siya. Tapos, eh, kanina sa banyo, binisan ko siya ng damit, niyakap niya ako. Sabi niya, wag ka umuwi. Sabi niya ganoon, parang na-touch din ako, parang naiyak din ako sa sinabi ng alaga ko na, huwag ka umuwi, please, please, sabi niya ganoon, paano na ako? Sabi niya, kung uuwi ka, parang na-touch ako, natulo din naman yung luha ko ulit. Parang tutulo din yung luha ko, pero pinigilan ko. Kasi ayaw ko ipakita sa alaga ko na umiiyak ako. Sabi niya kasi, bakit ka malungkot? Sabi niya sa akin, bakit ka malungkot? Sabi ko, wala. Sabi ko, ganun, gusto ko nang umuwi. Sabi niya, no, huwag kang umuwi. Sabi niya, ganun, paano na ako? Di, yun. Dinabisan ko na siya, umakit ako ulit sa taas. Pagising na nanay, pinapuntahan ako. Tawagin daw ako. Tapos sabi ng alaga ko na naman, bakit ka malungkot ulit? Sabi niya, ganun sa akin. Sabi ko, wala, gusto ko na lang umuwi. Sabi niya, wag, paano na ako? Sabi niya, ganun, wala na magbibihis sa akin, wala na maghuhugas sa akin, wala na magpapaligo sa akin. Paano na lang pag umihi ako, pag tumae ako, sino maghuhugas sa akin? Sabi niya, ganun. Sabi ko, di, matuto ka na kasi malaki ka naman na, pwede na akong umuwi. Sabi ko, ganun sa kanya. Sabi niya, no. Sabi niya, ayaw ko. Sabi niya, ganun. Please, wag ko. Sabi ko na lang sa kanya para tumigil na siya sa katanong sa akin. Sabi ko, okay. Sabi ko, hindi na ako uuwi. Sabi ko, sabi niya, thank you, thank you. Parang na-touch din ako dun sa alaga ko. Tapos, pagbaba ko na, di tinawag na ako ng amo ko. Hindi ko pinapansin yung amo kong lalaki. Di, pag nagpunta siya sa may sala, may kukunin siya dun sa driver. Tapos, magbubukas sana siya ng pintuan. Tapos pag bumalik siya, nagkasalubong kami, umiwas ako. Hindi ako tumitingin sa kanya. Tapos sabi niya, di lumagpas na ako sa kanya. Gumawa siya ng paraan para pansinin ko siya. Pinagawa niya ako ng ganito. Gawan ko daw siya ng inumin niya. Ganyan, ganyan. Hindi yun. Sinunod ko naman. Tapos ngayon, yung kasama ko nandun sa baba, narinig niya yung amo naming lalaki na pinapilawanag niya sa mga anak niya na mahirap daw kumuha ng bago, matagal, mahal daw, ganyan-ganyan. Tapos ang hirap ng process, kung kailan na naman ulit, ganyan. Tapos sabi niya, ayun na, mag-ano daw sa mga ano, sumunod daw kung ano sasabihin sa kanila. Eh sabi ko, yun naman pala eh, takot naman pala silang umuwi yung katulong, ayusin nila. Kasi akala nila takot umuwi dahil walang pera, ganito, ganun. Sabi ko, ako, hindi ako natatakot, sabi ko ganun, kasi makakahanap ako ng trabaho sa Pilipinas kung gustuhin ko, sabi kong ganun. Mabuhay naman ako pag sa Pinas ako eh, sabi kong ganun. Ako natatakot, sabi kong ganun. Eh, pwede naman ako mag-apply ulit pag pwede nang may mag-apply ulit. Yun ang nasa isip ko kanina kahit na sabi ko kung pauwi na ako, bahala na. Gumano na lang ako, bahala na kung anong mangyari. Basta nasabi ko na text ko sa kanya yun na uuwi ako. Huwag ganun, uuwi talaga ako. Walang dala, sabi kong ganun. May mga alahas pa naman ako dyan na sabi ko, isang lako, pwede ko ibenta, pwede ko i-start ng pagpuhunan ko, pwede na, sabi ko, basta uuwi ako. Sabi kong ganun yun. Hindi ako nagdadalawang isip, tintik message ko siya na ganito, makapuli ba ako, makauwi ba ako sa Pilipinas, sabi kong ganun sa kanya. Hindi ako natatakot. Sila din pala ang takot na mawalan sila ng katulong, kasi nga hindi sila makapagtrabaho mag-isa. Oh, maglilimang taon na ako dito, never sila nakarinig sa akin, nagreklamo ako. Wala, ngayon lang talaga, kasi sobrang-sobra na talaga yung alaga kong lalaki. Iba na yung ugali niya, yung pag lahat ng hindi mo sinunod yung gusto niya. Ano, kung hindi ko nasalo yung lagayan ng
kape ng nanay yan. Ano, babagsak niya sana kaso sinalo ko. Lahat ng ano, kinalat niya. Pinaglalabas niya lahat ng laman ng sarip. Tapos ganun, ayaw mag ano, ay parang ayaw ng lalaki na ginaganyan mo yung anak niya. Eh sabi ko, gusto, parang para matuto din yung anak niya. Dapat sana, gintext ko siya, ganun ang nangyari, dapat pagsabihan niya. Hindi na ikaw pang pagsabihan, hindi siya niniwala na sinabihan ako ng anak niya na baliw ka, nakatulong. Diba? Sabi ko, sabihan mo lang ako ng iba, wag lang yan eh. Eh kung baliw kami, wala kami dito eh. Makatagal ba ako ng 5 taon dito kung baliw ako? Kahit isang ano dyan sa'yo, isang batok dyan sa'yo, hindi ko nagawa yan sa loob ng 5 taon sa'yo. Tinitimpi ko lahat ng mga sinasabi niyong masasama. Eh ngayon, sa ini, mainit din yung ulo ko kasi ang aga namin nagising ng alaga ako. Na parang hindi ko naman ano nga, yun lang naman ang sinabi ko na, saglit lang, tawagan ko tatay mo kasi baka bumili ng pagkain sa labas. Pagalitan na naman ako ngayon, mamaya, bakit ko kayo binigyan ng pagkain? Ayaw niya. Nagsaruso, papunta dun sa kusina, pinaglalabas lahat ng mga ano, tapos na nasabihan ka pa nga, wala akong pakialam. Sige, isend mo yan sa tatay ko, wala akong pakialam, ganyan, ganyan. Ngayon, parang hindi, ginawan ko rin siya ng pagkain, pero hindi ko binigay sa kanya kasi sa inis ko. Ayun, sabihin pa ng tatay na, pag humingi yung anak ko ng ganito, ganun, ibigay mo agad. Eh, nakikinig sila. Kapag pag sinabihan nila, dapat, yung hindi sila nakikinig, kasi lalong silang tumitigas yung ulo nila eh, pag ano, kinakampihan pala kami ng tatay, ganun, ganun. Di, yung ano, parang, ano ka nalang, parang baliwala lang sa'yo yung ano mo, yung sinusumbong mo sa kanila kasi kakampihan din nila. Ang ano talaga, parang iniisip ko kanina talaga, parang wala akong pakialam kung ano man ang mangyari, pauwiin nyo man ako, wala akong pakialam. Ganun ako kanina, parang ano, sa loob ng maglilimang taon, hindi nila ako narinig na ganyan-ganyan ako. Pero ngayon, sa sobrang hindi ko na talaga matiis yung pagtitimpi mo ba, parang sumasakit na rin yung dibdib mo. Titimpihin mo lahat ng sama ng loob nila na sinasabi sa'yo ng mamas, madumi kayo, madumi yung kamay nyo, ganyan-ganyan. Pag kumakain ka pa, makikita nila na kumakain ka, magyak-yak pa sa harapan mo. Gaganyan pa yan ang bunganga nila, oh. Tapos sino bang hindi magalit sa ganyan? Tapos nakikita ba nila yung ginagawa ng anak nila? Hindi, di ba? Tayo lang naman ang mga katulong ang lagi na sa tabi nila. Hindi, ikaw na katulong, alam mo kung ano yung ugali na nila, di ba? Kaya yun, sa inis ko talaga kanina, grabe, sa inis ko talaga, umiyak talaga ako. Nang sama ng loob ko hanggang ngayon nga, kinikimkim ko pa rin hanggang ngayon, dyan kinakaya ko na lang, sabi ko, kakayanin ko na lang hanggang sa makaya ko talaga, sabi ko gano'n. Yun lang guys. Salamat sa pakikinig. Please subscribe and comment. And please subscribe club guys. And don't forget to touch the notification bell. And please guys, subscribe please. Bye bye.